什么该用吧吧不能满一动的梦大里某把给给人伴马的那生马比多把个梦马看你的梦把你的拉给你的哈嗨妈妈的 heart expression。Isa na namang mapagpalang araw ang hatid namin sa inyo sapagkat patuloy tayong iniingatan ng Diyos na buhay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At sa hapon nito kami po ay nagagalak sapagkat kami po ay muli magkakasama na naman tayo. Of course, dito sa inyong tambayan, dito sa inyong tahanan, sa Heart's Expression, kung saan kayo po ang siyang aming inspirasyon. At sa hapon na ito, tayo po ay magbibigay ng isang paksa na nawa po makatulong sa inyo. Sabi ko nga po sa pang-araw-araw na ating pamumuhay, may apply natin. Pero bago po ang lahat, ito po si Kuya Ferdy R. o si Kuya Ferds na nagsasabing mabuhay po tayong lahat at ang pag-asa natin ay tanging sa Diyos lamang. Bago po tayo magsimula, tayo po muna ay magkakaroon ng maigsing panalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito, nawa maging pagpapala ng aming paksa, ang aming talakayan, at magbigay ng papuri sa iyo. Lahat ng nakikinig, lahat ng mayroong mga pangangailangan, lahat ng narito ngayon, nanonood ng Heart Expression, hipuin mo po ang kanilang puso at anuman ang kanilang mga problema, anuman ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay, pagtalain niyo po sila. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Kumusta po kayo? Magandang hapon po muli. At ako po ay masaya, excited. Nagpapasalamat po ako dahil patuloy nyo kaming sinasamahan dito sa Heart's Expression po sa ating YouTube channel. At excited po ako ngayon sapagkat isa na naman pong mensahe, isa na naman ang paksa na ating pagbubulay-bulay ngayon at gaano nawa po ito ay makatulong sa ating buhay. Ang ating pong paksa ngayon ay may pinagpamagat na The Results of Wrong Thinking. Yung mga binubunga ng maling pag-iisip, lahat po tayo, no? Nagkakaroon tayo ng mga maling pag-iisip, dumanas tayo dyan, at yan po ang ating tatalakayin kung ano-ano nga po ba ang binubunga ng maling pag-iisip. Again, The Results of Wrong Thinking. At pinaka ating pong verse ngayon sa Bible na gagamitin ay sa Hebrew chapter 12 verse 2, yung looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dito po sa Hebrew chapter 12 verse 2, ang sabi po dito ay ganito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus sa kanya na nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At siya ngayon nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Pagpalain po ng Diyos ang ating pagbubulay-balayan ngayon ng kanyang salita. At again, sa topic po natin ngayon na The Results of Wrong Thinking. Ano po ba ito? What are the results of wrong thinking? Sa panahon ngayon na ang buhay natin ay punong-puno ng mga challenges, mga hamon, pagising pa lang sa umaga, marami na po tayong mga challenges na kinakaharap, mga hamon sa buhay, kung paano natin harapin ito. Ngayon pong panahon ng pandemya, nandiyan pa rin po ang COVID, marami tayong katanungan, paano kaya ako? Maliligtas ang po ba ang COVID na ito? Paano ang mga anak ko? Paano ang mga pamilya ko? Marami pong pag-aalala, paano yung pag-aaral ng mga anak ko, paano yung mga nawalan ng trabaho, at marami pong namatay na dahil po sa pandemyang ito, napakarami pong nangyari sa taong ito at nung nakaraang taon. At hindi lang po sa pandemya, kundi marami pong mga balita na hindi magaganda, na nagbibigay ng takot sa atin. Alam niyo po, tunay po na tayo ay nagkakaroon ng pangamba, nagkakaroon tayo ng takot, nagkakaroon tayo ng pagkabalisa.
at kung ano-anong pumapasok sa isip natin. Sample po ng the result of wrong thinking, eh, yung bang kuminsan tayo, no, ako po nangyayari ito sa akin. Sometimes, o kadalasan, masakit yung ulo ko. No, sinusumpong yung sakit ng ulo ko, at pagkatapos, tahimik lang ako. Ayokong, ano kaya itong sakit ng ulo kong ito? Bigla na lang may darating, at nakwento mo, halimbawa, masakit yung ulo ko. At ito namang dumating na ito, kaagad ang sasabihin niya, ala, ang sakit ng ulo mo, madalas yan ah, napapadalas yan. Naku, ganyan ang kinamatay ni pareng, ayan, ni kumpare o ni kumare. Kaya ikaw naman, o tayo naman, kaagad mag-iisip, nagkakaroon tayo ng pangamba na baka mamaya, ay, oo nga, baka ito ay cancer na ano ito nangyari sa akin, baka magdulot ito ng kamatayan sa akin, kawawa naman ako, paano naman ako. Doon pumapasok ang mga maling pag-iisip. At yung maling pag-iisip, sabi po nila, narinig ko po sa iba ito, no? Actually po, yung tatlong bagay na wag daw po natin gagawin na nagbibigay ng sakit. Number one, yung magkaroon tayo ng stress. Wag daw tayong pa-stress. Pumapatay daw po yung stress. Nakakamatay yung stress. Ikalawa, wag daw po tayong pagugutom. Kumain tayo ng tama. Sa oras, kung ano po yung dapat po, magpasok tayo ng masustansyang pagkain sa ating sa ating katawan. At pangatlo po, never daw po tayo magpuyat. Yun, no po. Dahil ito po, itong tatlong bagay nito, stress, nagpapagutom, at pagkatapos nagpupuyat. At meron pa po yung nagagalit. Sobra daw pong galit, ito po ay nagdudulot ng sakit sa atin. Nawa po, may natutunan tayo. Ito po ay narinig ko rin po sa iba. At sabi ko kanina, kapag nagkaroon po tayo ng maling pag-iisip, nagbubunga po ito ng hindi maganda. The results of wrong thinking. Number one, nabunga. Totoo po ito. Kapag ikaw ay nag-isip ng mali o hindi tama, agad-agad ang result ay discouragement. Nati-discourage ka kaagad. Nasisiraan tayo kaagad ng loob kapag tayo nag-isip ng hindi maganda. For example, nagsisikap ka sa pag-aaral mo. Gusto mo magtapos ka ng pag-aaral at magtsatsaga ka kahit na paano, ginagawa mo, namamasukan ka. Kumbaga yung self-supporting, no? Yung ano yung tawag dito? Yung estudyante ka, nag-aaral ka. No po, no? Ay naghahanap buhay ka. Yung student, working student, I mean. At kapag tinanong ka, may nagtanong sa'yo, anong gusto mong kurso? Ay, gusto ko civil engineer. Eh dahil ikaw ay working student, sasabihin ng kausap mo, naku, sa katulad mo wala namang pera. Ang mabuti sa iyo, mag-janitor ka na lang. O kaya, mag-ano ka na lang, mag-botejaryo ka na lang. Do, hindi naman masama yung mag-janitor o mag-botejaryo, marangal na trabaho yan, kahit na mag-wheeler boy ka pa. Pero dahil sa narinig mo na na-discourage ka, wala kang pera, ang gusto, ang sabi sa'yo, mag-janitor ka na lang, oo nga, ano, pumasok sa isip mo, hindi ko kaya. Bakit? Kasi nasiraan ka ng loob, na-discourage ka, no? At hindi mo gusto na mag-level up, hindi mo na gusto magpatuloy dahil sa maling pag-iisip. No po, nagbunga ng discouragement. Agad-agad nasisiraan tayo ng loob. At kapag na-discourage tayo, hindi natin pinaglaban ng discouragement na ito, yung nasira ang loob natin, napanghinaan tayo ng loob. Manganganak pa ito, mga ka-heart's expression. Dahil sa maling pag-iisip, nagbunga ng discouragement. At dahil sa kinimkim mo, yung kahinaan mo, yung pagkasira ng loob mo, may anak ito. Alam niyo po, ang second na result ng wrong thinking after discouragement, tama, self-pity. Yung naaawa ka sa sarili mo, agad ka na lang naaawa sa sarili mo. Bakit? Nasiraan ka ng loob, nagbunga ng self-pity, nahabag ka sa sarili mo, hindi ko kaya, kawawa naman ako. Ganun yung palagi natin iniisip, kawawa naman ako, bakit siya, nakapag-aral siya, nakapagtapos siya, bakit siya, meron siya noon, bakit ako, wala ako nito. Kung ano-ano nang iniisip natin na talagang hindi ko kaya, tinignan na natin yung ating sarili na maliit. No? Kaya anong nangyari? Tuloy-tuloy tayo na nakakabag sa ating sarili.
At kapag hindi natin napaglabanan yan, sabi nga ng verse natin, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Tumingin tayo sa Panginoon na siyang pinagmumula ng ating lakas, na siyang pinagmumula ng ating lahat. Manampalataya tayo sa Kanya. Pero kapag hindi na ganun ang nangyari, what are the results of wrong thinking? Anong binubunga ng mga maling pag-iisip? Number one, discouragement. Number two, self-pity. And number three, kasi nagpapulik eh, manganganak ulit yung self-pity. Ano yun? Pride. Pagmamataas. Para bang lumakas yung tumapang ka, kanina lang, napapanghinaan ka ng loob. Tapos ngayon, habang nahabag ka sa sarili mo, ngayon, nagtaas noo ka na. At ano sabi mo, kung kaya nila, kaya ko rin. Patutunayan ko sa kanila na kaya ko. Actually, tama yun eh. Nag-challenge tayo sa mga sinasabi ng iba. Pero, hindi natin ito ginagawa para magiganti o tayo ay magyabang at patunayan na ito ay kaya natin sa sarili natin pagsisikap. Totoo na nandyan. Pero, alam niyo dapat tayo na challenge dahil yung mga hamon sa atin o yung mga sinasabi sa atin na hindi maganda, gawin i-take natin ito na positive. Gawin natin ito. Pag may mga narinig tayo ng mga ganung mga comment, dapat lalo natin pagbutihin. Kasi bakit? Lalo tayong tumingin sa Panginoon, looking unto Jesus, the author of and finisher of our faith. Sa Kanya tayo tumingin. Alam nyo, dapat ang isang tao, hindi lang siya positive. Walang masama sa positive, magandang positive. Pero dapat magkaroon tayo ng faith. Have faith. No po, for without faith, we cannot please God. Kailangan yung pananampalataya. Kumbaga, kailangan natin manampalataya, hindi sa kakayahan natin, kung hindi sa kakayahan na magagawa na ibibigay ng Panginoon sa atin. So, kanina, what are the results of wrong thinking? Una, na-discourage ka. Nanganak ng self-pity. Nanganak ng pride. Oh, ngayon, sa halip na nakita mo na ikaw ay nagkakaroon ng pride, ano nangyari? Dahil sa pride na yan, nagbunga ulit. Nakakalungkot, ang dami bunga. At ang binunga nito ay inferiority complex. Nagkaroon ka ng parabang dati belong ka sa grupo, dati kasama mo sila. Eh ngayon, dahil sa maling pag-iisip, kumisa nga, pinag-uusapan ka lang, o may nagbulungan lang isang tao, may pinagbubulungan, hindi naman ikaw, para nang ako yun. Ako yung pinag-uusapan na. Because of wrong thinking, siguro nga talagang ganito ako, mahina ako, hindi ko kaya, dapat kong kaawaan ang sarili ko. Ano nangyari? Inferiority complex. Lumalayo ka, umiiwas ka na sa kabila. Kasi bakit? Kaya ako umiiwas, para bang ayaw mo na silang, kumbaga para bang, ay, hindi ko na maaabot yung sa kanila. Siguro talagang ganun na ang buhay. Tinanggap mo ng ganito. Alam mo, dapat huwag tayo maging mahina. Alam niyo po, mga ka-heart's expression, dapat tayo ay maging matatag sa ating pananampalataya. Tandaan po natin yan, no? Malakas tayo, kaya natin. Kung nakaya ng iba, kaya rin natin. Sabi nga ng kanta, kung noon nakaya mo, ngayon ay kaya mo, bukas ay kaya mo, at sa habang panahon, sabi po ng kanta, ay kaya mo, no? Sabi po sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ who give us strength. Magagawa po natin ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng lakas na binibigay ng Diyos sa atin. Pero ano nyo po, dapat bumalik na tayo eh. Bumalik tayo sa tamang pag-iisip, looking unto Jesus and the author and finisher of our faith. Pero hindi eh. Na-discourage na tayo, nag-self-pity na tayo, nagbunga ng pride, nagbunga ng inferiority complex, and then ito po yung pinakamahirap. Last, nabunga ng wrong thinking, unbelief. Hindi ka na naniniwala. Ayaw mo nang maniwala. Kasi bakit? Para bang tumigas na sa maling pag-iisip, pinatigas ng pag-iisip mo yung iyong sa loobin. Ano nangyari? Kinimkim mo lahat ito na wala ka nang magagawa.
Kaya ano nangyari? Nagkaroon ka ng unbelief. Para bang hindi ka na naniniwala o hindi ka na naniniwala talaga. Ayaw mo nang sumang-ayon at inamin mo na sa sarili mo, tinanggap mo na sa sarili mo na para bang talunan ka. Talunan na. Alam niyo po, habang buhay, may pag-asa. Sabi nga no, alam niyo po, totoo po yun. Habang buhay, may pag-asa. Dahil si Kristo ang buhay. At kung si Kristo ay nasa atin, meron tayong pag-asa. Tandaan po natin ito, no? Balik na tayo. Balik tayo sa positibo, sa pananampalataya, at ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoon. At tiyak, magagawa natin ang lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. At walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo tumingin sa Kanya, of course, may kalakit na gawa. At tayo po ay nananampalataya. Tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Nawa po ay nakatulong ang mga mensaheng ito, ang paksang ito na the result of wrong thinking. At nawa po, i-apply po natin ito. At tiyak tayo po'y magtatagumpay basta kasama po natin ang ating Panginoon. Siya nga po pala, bago po ako magpaalam, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng tumangkilik at tumatangkilik ng aming mga videos na ina-upload, lalong-lalo na po sa bawat upload. Ito pong last video namin na na-upload na po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. At gusto kong pasalamatan po ang mga Team Tagumpay kay Jesus. Maraming salamat po sa mga lahat ng ito, sa mga heart expression. At kay Tagumpay, kay Jesus, kay Brother Brian na ating heart expression na matyagang nag-i-edit, no? Kay Brother Kevin at kay Brother Justin Malian na tulong-tulong. At of course, sa lahat ng nanonood, binabati ko po kayo lahat. Sa Team Tagumpay kay Jesus, sa FBC family, mga ka-heart expression, at sa lahat-lahat dyan. Kung nasa aman po kayo, huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe ang Hearts Expression, at ito po ay ating i-like, no po? At ito po ay ating i-share, at tayo po ay mapagpala. Muli, ito po si Kuya Ferdy R. na nagsasabing, anuman ang ating saloobin ay ating ipakayag sa heart expression. And nag-iiwan ng, as long as there is love, we will stand and to God be the glory. Maraming salamat.